muli ang Panginoon ay kakatagpo sa bawat pangangailangan ng ating mga buhay. At ang kapangyarihan niya ang siyang natin mararanasan sa oras at araw na ito. Muli po tayo magtaas ng dalawang kamay, yumuko at pumikit. At muli natin pakanasahin ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power, na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao mula sa buong Pilipinas, Asia at buong Taytay sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperpektong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Sasagapin lahat
ang lahat po ng aming mapapagingan, wala po sa iyo. Nanalangin po namin naman na ang Diyablo'y huwag manahal ang lahat po ng aming mapapagingan. Salamat po dakilang Ama sa pagkatalam namin na sa aming pakikinig panonood at sa aming pagdalo as we seek first your kingdom and your righteousness. Father God, blessings and promotions are for us. Healings and miracles, Father God, are for us. Victory and success, Father God, are for us. Lord God, answers to our prayers, Father God, ay amin po ka natatanggap at patuloy na matatanggap. Salamat po, Diyos, ang marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Alapangan po natin ang palakas ng Diyos. Tayong lahat ay pangakupo. At sa oras na ito ay napakaganda ang ating mapapakinggan. Glory to God. At ito po ang God wants to display His glory to the world through us. God wants to display His glory to the world through us. Nais ng Diyos na i-display. At sa Tagalog yung display. Ano? His glory to the world, ang kanyang kalawalatian sa mundo sa pamamagitan natin. Yan yung ating text, yung ating theme, I mean, the title of this message for this day. At ang ating theme or ang ating text, inan po natin mga minamahal. This is what the Lord says to His anointed, to Cyrus. Pakisabi, anointed. Whose right hand I take hold of the subdued nations before him, and to strip kings of their armor to open doors before him so that gates will not be shut. I will go before you and will level the mountains. I will break down gates of bronze and cut through barns of iron. Tuloy. Tuloy natin ang pagbasa. I will give you the treasures of darkness, riches stored in secret places so that you may know that I am the Lord, the God of Israel, who summons you by name. For the sake of Jacob, my servant of Israel, my chosen, I summon you by name and bestow you a title of honor. Pakisabi, title of honor. Though you do not acknowledge me. Dali natin ang pagbasa. I am the Lord and there is no other. Apart from me, there is no God. I will strengthen you, though you have not acknowledged me. So that from the rising of the sun to the place of its setting, men may know there is none besides me. I am the Lord and there is no other. Isaiah 45:1-6. At ano yung pamagat? Balik natin ulit yung pamagat para lubos natin maunawaan. God wants to display His glory to the world through us. Ano ba ibig sabihin ng glory? What does glory mean? It means what God is and what God has. Glory means what God is and what God has. Ang ibig sabihin ng glory, kung ano ang Diyos at anong meron ang Diyos. Okay, nakuha po natin. Ano ibig sabihin ng glory o kalawalatian? Kung ano ang Diyos at kung ano ang meron ang Diyos. Pakisabi natin, ang kalawalatian o glory, ang ibig sabihin ay kung ano ang Diyos at kung ano ang meron ang Diyos. At ang ibig pang sabihin ng glory ay napunta na sa taas, dapat nandito sa ilalim yan, patawarin nyo na lang po kami, ano po, kasi dapat nandito sa baba yan. Ang ibig pang sabihin ng glory, His character and His power. Nakikinig pa po ba tayo? Glory means what God is and what God has. Glory means His character and His power. Pag narinig mo yung word na glory, kaluwalhatian, nababasa mo sa Bible yan, ang ibig sabihin yan, kung ano ang meron ang Diyos at kung ano ang Diyos. Tanungin mo ang katabi mo, kung naintindihan niya, tanungin mo, ano yung kaluwalhatian? Ano yung glory? Tanungin mo. Sagutin niya. Ang kaluwalhatian ay kung ano ang Diyos at kung ano ang meron ang Diyos. Glory means what God is and what God has or what God have. And glory means His character and His power. Ang ibig sabihin ng glory, yung kanyang
katangian at yung kanyang kapangyarihan. At balikan natin ang ating team or title, yung title I mean, nais ng Diyos na ipahayag ang kanyang kalawalatian sa mundo sa amagitan natin. Nais ipahayag ng Diyos sa mundo kung sino siya at kung ano siya, kung anong meron siya. Nais ng Diyos na ipahayag sa mundo ang kanyang katangian, ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan natin. Naunawaan ninyo ako? Sinong nakakaunawa? Taas mo ang kamay. Yan. Nais ng Diyos na ipahayag sa mundo, ipakita sa mundo, to show to the world, to display to the world His character, His power, what God is and what God have, no? Kung anong meron ng Diyos, ipapakita niya ito sa mundo sa pamamagitan natin. Sabi, pakisabi sa amagitan ko. So ano ang ibig sabihin po nun? Ano po ang ibig sabihin nun? O, puntahan natin. God wants to prove to the world that He is real. Nais ng Diyos na patunayan sa mundong ito na siya ay totoo. Na siya ay buhay, na merong Diyos. Di ba, alam na alam natin sa mundong ito, maraming tao hindi naniniwala na may Diyos. Tama? Ano po? At maraming tao ay hindi lubos na kilala ang Diyos. No? They do not know the power of God. They are ignorant about the power of God, about the character of God, who God is, and what God has or have. Nakuha ninyo. Number two. He wants to save and bless the world. Nais ng Diyos na iligtas at pagpalain ang mundo. Sino yung mundo? Mga tao sa mundo. God wants to save and bless the world. Number three, ito tingin. He will use us. Pakisabi, He will use us. Wala namang mga boses yung mga tao rito. Sa Tagalog, gagamitin tayo ng Diyos. Yan. Para patunayan sa mundo na siya ay buhay at totoo at para ipakita ang kanyang kalawalatian sa mundo. Nakikinig ko ba tayo? Sino po ang gagamitin ng Diyos? Ituro mo yung tayo. Tayo. Yan, tayo. Number four. Yan na, number four. He will empower and enable us so that the people of the world will experience His salvation and His power. He will empower and enable us. Bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, ng kakayanan ng Diyos, para ang mundo ay makaranas ng kaligtasan at ng Kanyang kapangyarihan. Nakikinig ko ba tayo? No. Yung tatay niya, galing ng probinsya. Pumunta ng Maynila para magpagamot. Alam mo, kahit na sino pang doktor ang imit ng tatay niya dito sa Manila, galing ng probinsya, kung walang Diyos, walang kabuluhan. Nakikinig pa ba tayo? Ang mas maganda, hindi niya lang papuntahin yung tatay niya dito sa Manila, coming from the province. Bagkus, patanuhin niya. Amen. Dahil hindi ang doktor ang nagpapagaling, ang Diyos ang nagpapagaling. Amen. Palakpakan natin ng malakas si Lord. Kung yan yung palakpak niyo para kay Lord, ibigay niyo lang niyo sa akin yan. Ngayon, palakpakan niyo sa Lord. Bibigyan tayo ng Diyos ang kapangyarihan, kakayahan, para ang mga tao sa daigdig na ito ay maranasan ang kanyang pagliligtas at ang kanyang kapangyarihan. Power. Anong klase power? Power to be healed. Diba? Para makatanggap ng kagaligtasan, kagalingan at himala at maranasan ang kabutihan ng Diyos. O, tuloy natin ang pagbasa. Number, anong number na? Number five. We must believe that God can do it.
dapat tayong maniwala na ang Diyos ay may kakayanang gawin ito. Ano yung kakayanan ng Diyos? Kaya niyang ipakilala sa mundong ito na siya ay Diyos na totoo. Nagliligtas, nagpapagaling, at gumagawa ng himala. Nagpapala at nagbibless at nagpapromote sa atin at kayang sagutin ang ating mga panalangin. 1 Corinthians 2:9-10, basa natin. However, as it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him, but God has revealed it to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Walang matang nakakita, walang tengang nakarinig, walang isip na nakaunawa kung ano ang nakalaan ng Diyos para sa mga sa ating nagmamahal sa Kanya. Nakikinig po ba tayo? May nakalaan ang Diyos para sa atin. God something has something better, has something best in store for us. At ituloy natin ang pagbasa. Anong number na po tayo? Number six, we must offer our lives to God. Dapat natin ialay ang ating buhay sa Panginoon. Sa Awit chapter 40, verse 7 and 8, ito po ay si Jesucristo. Prophecy ito patungkol kay Jesucristo. Basahin natin yung Awit 40, verse 7 and 8. Then I said, here I am. I have come, it is written about me in the scroll. Prophecy yan kay Jesus. I desire to do your will, O my God. Your law is within my heart. Ito ang ganda nito, sa uluhin nyo ito. I desire to do your will, O my God. Your law is within my heart. Merong prophecy na si Jesus ay darating siya ang Diyos na nagkatawang tao. Makinig po kayo maigi sa akin noong Old Testament, hayop ang kinakatay. Pero darating si Kristo, hindi hayop ang kakatayin, siya na ang kakatayin. At tatawagin siyang the Lamb of God, Kordero ng Diyos. Kaya nga merong kanta, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng sala ng sanlibutan. Diba? Nakikinig po mo tayo. John 1:29, nang dumarating si Jesus at nagbabautismo si John the Beloved, si John the Baptist, I mean, sa ilog Jordan, anong sabi niya nung dumarating si Jesus? Behold! The Lamb of God who taketh away the sins of the world. Pagmasdan, dumarating ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng sala ng sanlibutan. Kaya noong Old Testament, may mga hayop na kinakatay, ino-offer sa Diyos, yun ay type lang po yun. No? Tipo. No? Yun ay a shadow of the thing that will come. Yun ay anino ng mga bagay na darating. Sapagkat darating isang araw, hindi hayop ang kakatayin. Si Jesus na nagkatawang tao ang kakatayin, ipapako sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Naunawaan ninyo ako. Ngayon, ang sabi ni Jesus sa Awit 40 verse 8, I desire that to do your will, O my God, your law is within my heart. Napag-aralan natin yung general will of God. Ano yung general will of God? Ito yung will of God ng Diyos para sa lahat ng tao. Mateo 6:10, let your kingdom come, let your will be done here on earth as it is in heaven. Kasama yan sa Our Father, sa Ama namin. Ama namin sa masalakya, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, no? Gawin ang kalooban mo dito sa lupa para sa langit. Let your kingdom come, let your will be done here on earth as it is in heaven. That is the general will of God. Pero merong specific will of God. Ano yung specific will of God? Tingin po kayo sa akin. Ang ibig sabihin ng specific will of God, may mga tinawag para maging nurse. Tama? May tinawag para maging doctor. Tama? Lahat ba ng tao sa mundo ibabaw nurse? Okay. Lahat ba ng tao sa mundo ibabaw teacher? Hindi. Lahat ba yung negosyante? Hindi.
No? Ibig sabihin, may kanya-kanya tayong role, specific, pakisabi specific, role na ginagampanan sa mundong ibangon nito. Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos na, Lord, bakit hindi ako businesswoman? Bakit ako businessman? Bakit ako teacher? Kasi meron kang role na ginagampanan sa buhay na ito, sa mundong ibabaw na ito. Nakikinig po ba tayo? May mga intercessor, may mga prayer warrior, may mga praise and worship ministers, may mga preachers, may mga umaawit, may sumasayaw para sa Diyos, may mga nangangaral, may apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ang tawag dito ay specific will of God. Specific will of God. Dapat malaman mo ano yung general will of God. At dapat masunod mo yun. At dapat malaman mo yung specific will of God sa iyong buhay. At dapat masunod mo yun. Nakikinig po ba tayo? Kaya anong sabi ni Jesus, I desire to do your will, oh my God. Not just the general will of God, but your specific will for my life. At ito ang mandate ng Kingdom of Jesus Fellowship. Ito ang mandate natin. Ito ang mandate ko para gabayan ng mga tao na malaman nila kung ano yung specific will of God sa kanilang mga buhay. At ito ay malagyan nila hanggang sa huling hininga ng kanilang buhay. Pakisabi, specific will. Lahat po sa church full-time? Hindi. Bakit meron full-time? Yun ang tawag sa kanila ng Diyos. Lahat ba ay pastor, pastora? Hindi. Pero may kanya-kanya tayong tawag. Nakikinig pa ba tayo? May sobrang-sobrang pinapayaman si Lord sapagkat sila'y mga supporter ng church. Kaya sobrang-sobrang silang pinapayaman ng Lord. At meron naman dyan, hindi naman sobrang-sobrang ang yaman. Sapagkat yun lang ang tawag nila. Romans 12:3, pakilista na lang. Romans 12:3, the specific will of God. Nakikinig po ba tayo? Palakpakan natin ng malakas si Lord. Para lubusan nating maunawaan, letter A. Para lubusan nating maunawaan. Letter A under number 6. King Cyrus, choose by God. Pakisabi, choose. Pinili ng Diyos. Anointed. Pag sinabing anointed, siya ay binasbasan ng Diyos. Kinasihan ng Diyos. Anoy, pinahira. Kasi nagmula yan sa word na pahit talaga. Kasi nung unang panahon, pinapahirang binubuhusan ng langis. Anoy, nakikinig pa ba tayo? Para maunawaan natin. Kinasihan. Ano ibig sabihin ng anointed? Kinasihan, binasbasan, pinahiran, sinasamahan ng Diyos, sinamahan ng Diyos. Promoted, tinaas, para itayo ang templo sa Jerusalem. Nagiginig pa ho ba tayo? Ano ang sabi sa John 15 verse 16? Pakilista na lang. John 15 verse 16. I have chosen me. I have chosen you. You have not chosen me. I choose you. Pinili ko kayo. John 15:16. Pakisabi, pinili. Pinili. Kaya sa Biblia, merong sinabing, di ba, tinawag, pinili at naging tapat. Pakisabi, tinawag, pinili at naging tapat. Tinawag, pinili at naging tapat. Nakikinig pa ba tayo rito? Basahin natin sa aklat ng Ezra 1:1-4. Sino ba si Cyrus? Yan. In the person of Cyrus, king of Persia. Yan. Persia. Anong bansa ngayon ang Persia? Iran. Iran na ngayon yan. Si Cyrus na dating hari ng Iran na ngayon ay Persia. In order to fulfill the word of the Lord spoken by Jeremiah, the Lord moved the heart of Cyrus, king of Persia, to make a proclamation throughout his realm and to put it in writing. This is what Cyrus, king of Persia, says, the Lord, the God of heaven,
has given me all the kingdoms of the earth. Kasi noong unang panahon, yung mga hari noong unang panahon, merong mas mataas pang hari sa kanila. Maraming hari, pero may mataas pang hari sa kanila. Nakikinig po ba tayo? Masasabi natin superpower siyang pagkahari, yung pagkahari niya. No? Sila ni Bukadnezar, na ganyan. At kasama riyan si Haring Cyrus. Anong sabi ng Biblia, the God of heaven has given me all the kingdoms of the earth and has appointed me to build a temple for him at Jerusalem in Judah. Tuloy natin ang magbasa para lubos natin mapanawaan. Verse 3 and 4 po. Any one of his people among you may his God be with him and let him go up to Jerusalem in Judah and build the temple of the Lord, the God of Israel, the God who is in heaven. And the people of any place where survivors may now be living are to provide him with silver and gold, with goods and livestock, and with burial offerings for the temple of God in Jerusalem. Kaya kinig po ba tayo? Si Cyrus ay hindi Israelita. Hindi siya maka-Diyos. Hindi siya chosen by God, nakagaya ng mga Israelita, pero pinili siya ng Diyos. At ano ang kanyang mandate? Ano ang specific will of God sa kanya ng Diyos? Itatayo niya ang templo sa Jerusalem, sa Judah. Para ang mga tao roon ay makasamba. Temple means the church of God. Hindi siya ang magtatayo, pero siya ang mangunguna sa pagtatayo. Nakikinig po ba tayo? And that is his mandate. At para maipatayo niya ang templo sa Jerusalem, sa Judah, ginawa siyang hari ng Diyos. Pakisabi, ginawa siyang hari. Hindi siya ordinaryong tao. Siya'y ordinaryong tao na tinaas ng Diyos. At para maunawaan natin Isaiah 45:1-4. For the sake of Jacob, my servant, of Israel, my chosen, I summon you by my name, and bestow on you a title of honor. Nagiginig pa ba kayo? Ordinaryong tao ka lang, pero tinaas kita. Ginawa kitang hari sapagkat ipapatayo mo ang temple ko, ang church ko sa Jerusalem. Ito yung ibig sabihin ng ating text kanina o ng team natin kanina. Itataas tayo ng Diyos. Gagamitin tayo ng Diyos. Ibibigay sa atin ang karangalan, ang kapangyarihan, ang sanapi, ang lakas, ang power, ang anointing. Upang sa ganoon, maipahayag natin sa mundong ito na may Diyos na totoo. Nagpapagaling, gumagawa ng himala, nagpapala at sumasagot sa ating mga pananakit. Amen? One time, nandun ako kila Krista M. Merong lumapit, pinakilala sa akin ni Krista M. Isang atheist. At atheist, it means hindi naniniwala sa Diyos. Kaya nang maikli ang oras para patunayan ko sa kanya na may Diyos. Sapagkat siya ay bumibili lang sa tindahan nila, Kristen. Maraming tao hindi naniniwala na may Diyos. At maraming tao kung sino-sinong Diyos ang tinatawagan, niluluhuran, sinasamba, pinapasan, nilalagay ng bulaklak at iniilawan. Ang ikli-ikli-ikliit na nga ng kanya sa Marikina, sumisikip pa. Dahil laging may posisyon, mga rebulto, na nagsawa na silang pasanin ang mga rebulto, pagod na sila, nilagyan ng gulong, napagod na rin silang magtulak, nilagyan ng yung magpatay ng ilaw, ang tawag doon, generator. Nilagyan ng generator para yung karosa usang umaandar. Ano ang sabi ng Biblia? Ang Diyos nila, may mata, hindi makakita. May tenga, hindi makarinig. May kamay, hindi makahawa. May bibig, hindi makamasalita. May amoy, hindi makailok. May ilok, hindi makaamoy.
may paa hindi makalakad, nilalagay pa sa karosa para lumakad. Nakikinig pa ho ba tayo? May kinikilala ng Diyos ang mundo, pero hindi naman mga tunay na Diyos. Alam mo ba ang pagiging vegetarian ay nagmula sa India? Sapagat ang mga taga-India hindi kumakain ng mga hayop. Kasi para sa kanila yung mga hayop, may kaluluwa din yung iba yung mga hayop sa kanila, sinasamba rin nila. Sa India, ang baka Diyos. Sa Pilipinas, Carne Norte. Sa mga Inchik, si Buddha, Diyos. Sa mga Pilipino, si Buddha, Alcantia. Tama ba mali? Yes. Kaya kailangan ng Diyos ng mga instrumento para ipakilala sa mundo may Diyos. Nagliligtas siya, nagpapagaling siya, gumagawa siya ng Himala. Nagbibla siya, nagpapromote siya. Kailangan malaman ng mundo na may Diyos. Sino ang Diyos at anong meron ng Diyos? Anong kanyang katangian? Anong kanyang pagagawa? Hello? At ito nga si Cyrus. Hindi mo ako kilala. Hindi ka mo pumili sa akin. Ako pumili sa iyo. Kinawa kita ng hari. I gave you a title of honor. For what reason? Itatayo mo ang church ko, ang temple ko sa Jerusalem para makasamba ang mga taga-Jerusalem at makilala ng buong mundo na mayroong Diyos. That was His mandate, His specific will. The specific will of God for His life. Sino pong nakakaunawa, taas ng kamay. Ang general will of God, utos para sa lahat ng tao. Pero merong specific will of God. Itong ginagampanan ko ngayon, specific will ito. Hindi lahat ay full-time preacher. Nakagaya ko. Ito ang specific will of God sa buhay ko. Cyrus to help Israel and to build the temple of God in Jerusalem. Ano yung temple? Church. Letter B. Peter used by God to save people and to heal the sick and perform miracles in Jesus' name. Pinili ng Diyos si Pedro para makapagligtas ng mga kaluluwa, makapagpagaling ng may sakit, at gumawa siya ng mga himala. Alam mo bang si Pedro, anino lang niya nagpapagaling? Yes. Pag may sakit ka, dumikit ka sa anino ni Pedro,